Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng monoblock chair cover. Ito po ay isa sa mga request sa atin nung nakaraan pa. Ngayon lang natin siya magagawa guys kasi meron tayong mga tahig na iba. Ngayon isi-share ko sa inyo kung paano, ano-ano ang ating susukatin sa monoblock chair, paano tataba at steam, magpapattern, paano tatabasin at paano tatahikin. Tara guys. Una guys, kailangan natin muna siyang i-drawing ng kagaya nito. Para maisulat natin dyan kung ano-ano yung sukat, kung saan banda may lalagay natin kagaya nito, may pakurba, kung anong sukat niyan. Kailangan yung ating tatahian o paglalagagawa ng pattern ay mayroong ganitong drawing. Kagaya ng ginawa natin dati sa dining chair, din-drawing ko muna siya bago natin sinukat. Ayan, mapapansin niyo, may mga sukat-sukat na siya dyan eh. May mga guhit-guhit na ganyan, ganyan, bakit may guhit na ganyan, bakit may ganon, ganyan. Turo ko sa inyo guys kung paano ko yan sinukat. Tara guys. Asan ang aking tape measure? Ayan guys. Ayan. Kung saan ko susukatin yung ating mga susukatin dito, doon natin itatapat yung mga isusulat natin na sukat gaya nito. Ayan. Sinukat ko kasi yan dito. Sinukat ko dito, sinukat ko dito. Diyan tayo magsusulat. Papakita ko sa inyo kung paano ko siyang sinukat. Una, sinukat ko muna yung sandalan. Mula dito hanggang dito, sukatin natin yan. Hanggang dyan. Tapos, kaya may pag ganun-ganun, una, mag-mark tayo sa 1 1/2, sa 3 inches, sa 5 inches. Then, dyan tayo susukat sa tapat ng mga yan nung pahalang. Kasi nakita nyo ito, pakurba, para makuha natin yung pagliko niyan kung saan banda kung anong sukat yan. Diba? Hindi siya pareho. Hindi naman siya diretsyong baba agad. May pakurba siya. Una, ito. Mag-mark tayo sa 1 1/2, 3 inches at 5 inches. Dito sa 1 inches, 1 1/2, dito ako nagsukat ng pahalang sa tapat niya. Kung paano, bawa ayan, 1 1/2. Pahatakin mo na yung tape measure dyan sa tapat ng 1 1/2. Kung ano yung sukat na lumabas dyan, yun ang isusulat natin sa tapat mismo ng dinrawing natin. Ngayon, 3 inches. Dito sa 3 inches, dito naman tayo magsusukat ng pahalang. Kung anong number o anong sukat yan, yun ang ilalagay natin. Ayan. Medyo palalim kasi ito guys, kaya kailangan ganyan din ang sukat natin. Tapos, sumunod yung 5 inches natin dito. Susukat din tayo dyan sa tapat. 5 inches natin. Yan. Tapos, ang kailangan natin dyan sukatin, yung dito naman sa likod niya. Dito muna sa harap. Ito muna pala, itong nasa baba. Kasi mukha tayo pababa. Dito muna, tapos pababa na tayo. Susukatin natin ito. Walang guys, para makita nyo lang paano siya susukatin. Susukatin natin siya mula dito sa punong ng sandalan natin. Sukatin natin siya pagdating. Medyo pakurba siya eh, kaya aalalayan natin yung tape measure natin para masukat natin pagdating. Hanggang dito. Hanggang saan, yun ang sukat ng ating pakurba sa harap. Sa likod guys, iba kasi ang sukat niya, kaya susukatin din natin siya. Ang likod niya, magsisimula tayo ng sukat, dito rin sa puno ng pinakapuno ng sandalan. Papaikot natin dito sa tapat niya. Hanggang dito sa kabilang puno ng sandalan natin. Ayan. Pag nasukat na natin yan,
Diba magkaiba siya, iba yung sa harap, iba yung sa likod. Isusulat natin siya dito. Dito na lang, kasi yung nasukat natin dito, ito sa harap. Yung sa likod, dito ko na lang sinulat. Nakalagay lang back, sa tapat niya mismo. Para wag tayong malito sa pagsukat. Ngayon, susukatin naman natin yung sa pinaka-inuupuan niya. Ito yung upuan niya, dito naman tayo mag-susukat. Una, susukatin natin pa-cross. Yung pinaka- mula dito, yan, kung ano sukat yan, tapos kung anong sukat dito. Dito, sukat natin 14 inches. Tapos, dito rin. Magkaiba ang sukat dito, tsaka dito. Dito, ang sukat niya ay 15. Dito, ang sukat niya ay 14. Parang lumapad siya pagdating dito. Tapos, magsusukat din tayo, mula dito hanggang dito. Hanggang dito lang muna. Yun yung pinakaharap niya. Kung saan yun, kagaya nito, dinrawing ko siya. Dito ko siya sinukat lang. Nagguhit lang ako ng paganya na palatandaan ko na hanggang dyan lang yan. 11 inches. Tapos, sinukat ko rin mula dito hanggang dito. Kasi, magka-carve naman ako dito. Para alam ko kung saan liliko. Ayan, binaba natin siya ng 2 1/2. Yung 2 1/2, mamaya tuturo ko sa inyo bakit siya pa-pattern. Ito kasi, iba rin ang sukat nito. Kanina, di ba, 14. Ito, 11. Kasi magmumula tayo dito ng papapunta dito sa 11. Tapos mula dito, hanggang dito susukat. Ayan, 8 inches. Tapos, itong kurba natin, para natin ano siya, susukatin natin ng mula dito, dito, hanggang dito. Kasi magkaiba rin naman ang sukat niyan, mula dito, hanggang dito. Iba dito. Kasi dito magmumula yung pakurba natin sa dito. Parang pa-slide siya dito. Kaya magmumula yung sukat natin dito, eh. Tapos dito, parang 3 inches to, 2 1/2. Ayan. Kung saan-saan yung mga sinusukat natin, doon natin itatapat sa drawing natin kung saan banda yung mga sinukat natin. Ayan, kagaya nito, mula dito sa ano natin, 12 1/2 lang siya. Ayan. Tapos, pag nasukat-sukat na natin yan, dito na tayo sa haba na ng paa niya. Mula dito hanggang dito. Ang sukat niya ay 16 inches. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano siya ang gagawa ng pattern. Ito yung gagamitin nating pattern. Magkakaroon tayo ng center fold ito, yung pantay. Pagtabas natin kasi ito lang yung gagamitin natin pattern, kalahati lang siya. Tatapat natin yung diretsyong ganyan, magbubuhi tayo dito yung diretsyo sa taas. Tapos ibababa natin, magmamark tayo. Sa sunukat natin kanina, nagbaba tayo ng sa 1/2, sa 3 inches, sa 5 inches. Dito sa mga binaba natin yan, idiretsyo lang natin yung buhit dito para magmark naman tayo doon sa mga sukat natin. Una, yung binaba natin ng 1/2, kalahati nun, sukat natin is 12, kalahati nun is 6, sumunod 15, kalahati ng 15, 7 1/2, sumunod 16, kalahati nun is 8. Ngayon, idiretso natin dito sa pinakahaba ng chair natin, pinakahaba ng sandalan is 16. Ayan. Dito sa 16, magdiretso rin tayo ng guhit dito. Antayin lang natin. Sunod, yung sukat natin dito sa harap, na 17 inches, yung kalahati nun, 8 1/2. Tapos yung back natin is 19 inches, ang sukat nun, 9 1/2. Magmamark na rin tayo dyan.
dito sa front natin, magpasok tayo dito, magmark tayo ng mga ano, mga 4 inches or 3 1/2. Sa 3 1/2, ito yung gitna, magmark tayo ng tig half inches kabilaan. Sa minark natin na yan, sa gitna, maguhi tayo pataas hanggang sa 6 inches. 6 inches to 7 inches. Ayan. Ginit na ako na lang. 7 1/2. Ngayon, magkoconnect tayo. Koconnect natin mula dito sa taas. Ikukurba natin. Kurba natin. Koconnect-connect natin yan. Yung mga nilagay natin ng mark. Tapos, ikukonnect natin dito pababa. Sa paggawa naman ng ano ng back, ito na yung back natin, pattern natin sa back and front. Kaya lang, ang ating front, merong ganito. Pagdating sa back, wala tayong lalagyan ng ganito. Dito, mag-a-add lang tayo ng tig 1/4 inch para half inches ang naidagdag natin sa likod. Dito lang sa taas, dito hindi na. Dito lang tayo mag-a-add. Isang pattern na lang tayo, guys. Pattern ng harap at likod. Turo ko na lang sa inyo mamaya kung paano natin siyang gagamitin. Ayan. Dito, guys, mag-aangat lang tayo ng half inches. Mula dito, sa dulo, sa baba, akit lang natin ng half inches. Tsaka natin ikukurba lang. Ayan, guys. Ngayon, gupitin natin siya. Magpasobra lang tayo ng half inches dito sa paligid. Sunod, gawin naman natin sa upuan. Sa upuan niya, ganun din. Magkakaroon tayo ng center fold. Mula dito, yung guhit natin na pantay, tatapat natin yung ating angular. Maguguhit tayo dito. Mula dito sa guhit, susukatin natin mula dyan hanggang dun sa upuan natin yung lapad niya o haba sa harap. Ang haba niya ay 14 inches. Pag nakuha na natin yung haba, mula dito, magbaba tayo ng 3 inches. Dito sa 3 inches, kukunin natin yung kalahati nung sinukat nating lapad ng upuan natin na 15, 7 1/2. Yung dito, pwede na rin natin i-trace to ng diretso. Pag na-trace natin siya ng diretso, kunin din natin yung lapad niya dito sa unahan natin kanina yung sinukat natin na 11 inches. Kalahati nun, 5 1/2. Mula dito sa dulo, magbababa tayo ng 2 1/2. Ititrace natin siya diretso. Tapos, yung kalahati din ang sinukat natin dito sa binaba natin ng 2 1/2 na 14. 14 1/2 is 7 1/4. Pag na-mark na natin dito,
magkukurba na tayo. Kukurba natin ito. Iko-connect natin dito. Ikukurba rin natin dito. Ayan, nakurba na natin siya. Ito, centerfold. Ito na yung magiging pattern natin para dun sa upuan niya. Ayun. Pag kinabas natin, lalagyan lang natin ng alawas na 1/2 inches para yung pattern natin kasama na yung allowance niya. Ayun, ngayon, tabasin naman natin siya sa tela. Ngayon guys, turo ko naman sa inyo kung paano siyang tatabasin. Meron tayong center fold, kaya itutupi natin tong tela natin na magharap yung right side sa center fold na. Tapos, pag itutupi na natin ng ganyan, lang ko ng pandaga. Papatong natin tong pattern natin ng sandala na nandito sa tapat ng tupi natin yung center pole. Ayan. Pag naitapat na natin yan, gupitin na natin yan diretso. Dahil may allowance na to, yun na mismo yung gupitin natin. Unahin na natin itong back. Yung back natin, kasi yung sa front, maglalagay pa tayo ng marking. Ito na yung back. Sunod natin ang front. Sa front, ganun din, meron din tayong center fold. Papatong lang din natin ng ganyan. Pero magte-trace tayo guys kasi itong kabuuan na to pati allowance para sa back. Ngayon yung para sa front, ito yung unang guhit natin sa front. Magte-trace tayo dyan. Kakapakapain lang natin yung tapat niya. Doon tayo magte-trace. Tsaka natin gugupitin na may allowance. Aangat na natin to. And yes, pag nagupit na natin siya, maglalagay lang tayo ng marking dito. Dito sa tapat nung ginawa nating 1 inches at saka dito sa inangat natin na 7 inches. Ayan, yung katapat niya, lalagyan na rin natin ng mark. At saka dito sa ilalim sa katapat niya. Pinapa natin yung dito sa harap, tapat niya sa ilalim din natin lalagyan. Ayan. Sunod naman natin yung sa upuan. Ngayon, yung upuan naman natin. Sa upuan, isang piraso lang. Meron din tayong center fold. Ito as is na to, kung paano natin inalawang sa pattern, yun na yung tatabasin natin. Dito guys, maglalagay lang din tayo ng marking. Itong gitna,
Mantela natin, lalagyan natin ng malt. Tapos ito, kung saan yung dulo ng sukat natin na pakurba, ito yung sa tapat ng sandalan, lalagyan din natin yun ng malting. Ayan, ang nilagyan lang natin ng marking dito, tsaka yung gitna, yung tatapat sa sandalan natin. Ngayon, tatabasin po yung sa laylayan. Ito yung haba ng laylayan natin, 16 inches. Susukatin ko lang tong paikot na to. Tapos, kung anong sukat niyan, magdadagdag lang tayo ng mga 4 inches para yung sa likod magkakaroon tayo ng pleats. Tapos, ang haba niya is 16. Haba ng skirt natin sa chair, mag-a-allowance lang ako ng 1 1/2 para na yung sa allowance sa tahi at tupi. Kaya magiging 17 1/2. Yung kinumpit natin sukat, yung kinumpit ko ay 54 1/2 sa paikot niya. Kaya ito, kasyang-kasya siya. Yung isang width ng tela natin. Ngayon, turo ko naman sa inyo kung paano tahiin. Tara! Una-muna nating tahiin itong sandala natin, yung front na sandala natin. Dito sa minark natin na 1 inches, itutupi natin niya na magkatapat yung mark natin kabilaan para sa 1 inches. Diretso dito sa minark natin na inangat natin. Tatahingin lang natin. Para itong tax sa damit. Or dart. Tahiin natin siya mula dito ng paslide dito sa minark natin. Hindi sa kabila. After nyan, kunin natin yung back na sandalan. Latag natin. Tsaka natin itapat itong front natin. Tatahiin naman natin to buong paligid niya. Dito sa pakod niya. Tapos i-edging na natin siya. After natin ma-edging, kunin natin itong pinaka-upuan natin. Kunin lang din natin itong gitna ng sandalan. Maglagay lang tayo ng mark. Ayan, yung minark natin dyan, itapat natin yung minark natin sa upuan. Minark tayong gitna. Pag-aharapin natin pares right side ng upuan at sandalan. May minark din tayo dito sa gilid ng upuan. Iyon ang matatapat natin dito sa pinakadugtungan ng sandalan natin. Itatapat na natin yan sa kabilaan.
Pagkatapos niyan, pwede na natin siyang tahiin. Nalak na natin siya, i-edging ko lang siya uli. Ito na yung ating skirt. Skirt naman tayo. Bali, ito yung tinabas ko kanina nakalapara ng wig ng tela natin, ng satin. Tapos, nagtabas pa ako ng 12 inches para sa pleats niya. Para medyo bumuka siya ng konti. Ito kasi, sakto para sa paikot niya. Ngayon, nagdugtong tayo. Susukatin natin ngayon kung hanggang saan yung isasara natin para dun sa pleats niya maigit na natin. Sukatin natin mula dito sa upuan. Ikit na muna natin yung tiglo ng upuan natin. Ayan. Mula dito, tatapat yan dito. Susukatin lang natin para ma-i-fits na natin yung sa likod. Ayan guys, dito tayo mag-apahit. Kapraso lang para lang ma-i- pasok na natin yung pleats natin. Tapos, yung gitna nitong pleats, yung natirang tela, lagyan natin ng mark. Yan ang itatapat natin dito sa sinara natin. Para nakagitna siya. Pagingin natin siya. Ayan. Ngayon, tatahiin na natin dito. Nalagyan na natin ng pleats, itatapat natin yan dito sa back ng sandala natin. Ito, nagmark ako yung gitna ng back. Yan ang itatapat natin. Yung right side ng skirt niya, right side ng back. Tatapat natin dyan sa gitna. Tsaka natin tatahiin, paikot siya sa chair. Pagkatapos natin magdugtong, pwede na natin itong edging, buong paligid. Tapos yung laylayan niya, pwede na rin natin itiklop. Kahit hindi na tayo mag-edging sa laylayan, pwede itiklop na lang. Itiklop natin siya ng dalawang tiklop, dalawang 1/2 inch. After nyan, so
isusuot na natin sa ating monoblock chair.